Good night. Sige po. Magandang tanghali sa inyo po mga kasama. Ako nga po wala si Wipre Daiga, nakala sa Bago Hilang Karupan. Ako, isang viewer na may tatlong anak. Ang bali po, nalaman ko po ito kasi minsan lumalap ako sa yung kapatid ko sa monumento na may sakit kasi yung pamangkin ko. Ngayon, eh, may nakilala pala sila na. Yung kung kapatid yun, nanay Willy, si Ate Heidi. Si Ate Heidi. May nakilala nito, napunta sila isang beses. Ngayon, dumala ako, sabi niya sa akin. Willy, sabi niya, sumama ka sa amin. Sabi ko, saan? Doon. Ang sabi pa nga nila, eh, salamat po sa ABCBN. Sabi nga nila sa akin. Eh, sabi ko, kailan? Yun ang agalangin ako. Kailan? Sabi, kasi baka doon mawala yung matagal mo ng sakit sa ulo, pati bato ko talaga. Since po na nag-umpisa po talaga yung sakit kong ito, siguro mga 12 o 13 taon ako. Kasi high school day ko pa. Pero magmula noon talaga, pinadodoktor na ako ng magulang ko. High school pa po? High school. Hindi ko lang, basta high school ako. Pinadodoktor na ako sa... Ano po siya? Migraine? O ano po? Eh, basta rinirestahan ako nung doktor, kung ano na resita sa akin, yun naman ang binibili ko. Matindi po yung kirot o... Talaga ito, masakit po ito na, hindi wala naman akong lagnat. Parang basta may kirot po. O pag hindi ko na kaya, absenta. Hindi po kayo makapasok. High school po kayo noon. High school pa yun. Ngayon hanggang sa nagdala. Ilang taon na po tayo ngayon, nanay? Ay, 59 na ako ngayon. 30 years ago na po yung problema ninyo. Kung totoosin, sabi ko nga, kung napalitan, pwedeng palitan yung ano. Kung matagal ko nang pinalitan, sabi ko sa mga kapatid ko kasi, de, ito na, nagdalaga na ako nang nagpunta ako sa Manila. Kung saan, tapos nagkaasawa naman ako, 1974. Nanay, bago po kayo nag-asawa, nagtrabaho po kayo? Oo, nagtrabaho din sa pabrika. Naapektuhan po ba kayo sa pabrika? Na sa eh, lagi man, kasi minsan nga, mag-file na ako ng isang linggo na sa SS. Sickness benefit po. Kasi yun ang papalitin ko. Hindi niyo po talaga kayang pumasok noon? Hindi ko na kayo talaga. Lalo na akong kahiga. Yun ang talagang sa buong buhay ko. Sabi ko talagang... Eh, nung mag-asawa na kayo nanay, nandiyan pa rin siya? Mag-asawa ako, nandiyan pa rin. Minsan nga, nagnonobena ako sa... Kaya po... Sa Black Nasa rin po? Tuwing Biyernes. Maghahapdi lang ako. Inihilin ko sa Panginoon na sana yung sakit kong ito mawala. Kasi hindi ko naman pinababayaan. Pinadudoktor ko naman. So, umagaling siya, pero bumabalik. Una X-ray nga ako noong 1975 dito sa Project 7. Ano po nakita sa X-ray? Ang sabi nga sinus. Ah, sinus po ang po. Ngayon din, ayun, isang linggo ako din sa doktor. Tapos paglabas ko ng doktor, nirepairer ako sa harap ng UST, papumbahan daw yung ilong ko sa building din. Yung ginawa namin hanggang sa yung panit. Gamot na naman yung, sige gamot. Meron, ano, pabomba po? Nagpabomba talaga ako sa ilong. Gumaling po siya? Gumagaling nga, tapos bumabalik din siya. Bumabalik after 1 week, after 1 month, o gano'ng katagal po pagbalik? Pagkatapos ng inyong kumbamot, may nandiyan na naman. Ah, mabilis na naman akong gano'n. Gano'n naman, hanggang sa, parang, sabi ko, wala yata. Dinala naman ako sa hospital. Sabi naman, baka daw sa mata ko. Opo. Eh, sinukata naman ako sa mata, gano'n pa rin. Ay, hindi rin po na nalunasan sa mata. Tapos sabi ko, sige, hanggang nag-ano na ako sa Quiapo, may asawa na ako, may anak ako. Nabihin sa Quiapo, nabihin na ako, mag-ahapi ako sa trabaho. Ilan po naging anak natin, Nanay Winnie? Tatlo po. Pag nanganganak naman kayo, nawawala siya o nandun pa rin po siya? Bumabalik na. Bumabalik po lang sa ayun na. Pero nakakatulog naman po kayo sa gabi kahit kumikirot siya? Kunti lang. Hindi ako makatulog. Ah, halos kulang po pala yung tulog niya. Kasi siyempre kung masakit ang ulo, hindi ka man makatulog. Opo. Eh ngayon, minsan na ano, sabi ko nga sa mga kapatid ko, sabi nga ng isang kapatid ko, ano ba yan, Nanay Winnie, lahat ng gamot, baka puro gamot na yun nasa ulo mo kasi, halos lahat baka ng gamot, overdose na kayo na lahat. Baka ano high na yan, pa. Baka ano na yan, sabi mo. Side effect na. Kung ano na yan, sabi. Tapos yung, ayun nga, gumalaw ko sa ate ko kasi may sakit nga yung anak niya. Opo. Ginalaw ko. Yun, sabi niya, gusto mo sumama ka sa amin sa ABCBN? Saan yun? Kasi hindi ko nga alam itong ABCBN na to eh. Buti sumama kayo na lang. Eh ngayon, bakaan niya doon gumaling ang sakit mo yan, sabi niya Ate Heidi. Sabi ko, hindi naman ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige, kailan kayo pupunta? Sabi ko. Sa Biyernes, sabi niya, pupunta kami sa Biyernes. Yun,
sumama ako sa kanya. At pagdating ko nga dito, masakit na naman ang ulo ko. Kasi parang sala sa init, sala sa lamit. Pag naglapag ko sa mainit, sasakit na naman ang ulo ko. Pati na batok ko yan. Yung batok hanggang batok ko, pala yung sakit. Oo, hanggang batok na yung sakit ko yan. Eh ngayon, nung pagdating ko nga dito, yun, nag-fed up ako. January ata. January last 1. Last week ng January. Oh, 1 year. January 1. Oh, January 1 naman. January 1. Okay. Ano po yung ininom niyong ATP product? Biomineral? Kulay puti. Biomineral po. Biomineral. Ano po ang kasabay naman ang sinunod niyo? Bio-energizer? Yung nirisita na sa akin. Opo. Yun. Dibali pag tatlong araw, di ininom ko na yun. Yung naramdaman ko naman, abay pangalawang gabi ata yun eh, ang tulog ko eh, wala pang alas 9, nagising alas 4. Ah, napasarap po ng tulog. Talagang sarap, yung sarap na ang tulog ko, sabi ko makupo. Pangalawang gabi yun, nanay. Pangalawang gabi. Pagkatapos, mula noon, hindi na talaga sumakit ang ulo ko, pero may naramdaman ako. Parang kumikirot ko ito. Reaction po. Oo. Nagpaparamdam siya sa buong katawan natin. Ihi ko ng ihi talaga. Po. Grabe, umihi. Tapos sabi ko nga, sumpupo ko, marami. Ah, dati po? Dati, minsan dalawang araw, bago akong gano'n. Regular po yung bowel movement natin everyday kung kailan. Nung uminom na ako dito. Eh, bago po, ano po ang bowel movement niyo? Once a week? Tatlong araw bago May pagitan po ng tatlong araw. Ngayon po, everyday na. Everyday na. Tsaka minsan twice, dalawang beses sa isang araw. Nagtatatlo din po ba siya? 3 times a day? Nagdalawa lang. Maximum po yung dalawa. Tapos eh, parang, maganda na yung pakiramdam ko. Sabi ng anak ko, ano na, nakikinista. Sabi ko, wala yung sakit. So, mula po nung February, ngayon March, hindi na po umulit yung sakit na ulo natin. Sa talaga, kaya sabi ko sa Panginoon. Siguro Nanay Winnie, panghuli po yung pasalamat natin sa Panginoon. Kung hindi ko nakilala talaga siguro yung ATP Foundation ko, siguro hanggang ngayon, talagang hirap ako sa ulo ko. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dito po sa ATP Foundation dahil kung hindi po ito, talagang hindi ko matagpuan ng kagalingan ng sakit ko ng matagal nang iniintas akong buhay ko sa maraming salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan. Nakatulad din namin na mahihirap. Opo, pangako po yan. Sige po. Maraming salamat na